Shutomu Miyazaki ay pinanganak noong August 21, 1962 sa Tokyo, Japan. Pinanganak siyang premature or kulang sa buwan na nagresulta ng kanyang hands abnormalities. Hindi niya kayang i-upi o i-bend ang mga ito. Si Shutomu ay galing sa isang kilala at mayamang pamilya. Ang kanyang magulang ay may-ari ng isang newspaper company na kilala sa Japan. At dahil na din sa estado ng kanyang pamilya, ay bihirang makasama ni Shutomu ang kanyang mga magulang dahil laging busy ang mga ito sa trabaho. Kaya ang batang si Shutomu ay lumaki sa patnubay ng kanyang lolo. Sa murang edad ay makikita na si Shutomu ng kakaibang pag-uugali. Napansin ng mga guro niya na hindi ito masyadong nagsasalita at hirap makipagkaibigan. Naging tampulan din ng tukso ang kanyang mga kamay na may kakaibang itsura. Noong siya ay nag-aaral ng elementary, ay maganda ang nagiging resulta ng kanyang mga marka at lalong nag-expect ang kanyang mga magulang na kaya pa niyang masigitan ito. Habang lumalaki ay nahilig si Shutomu na manood o magbasa ng manga or anime, manood ng mga horror movies at mga rated X na videos. Ang simpleng pagkahilig ay nauwi sa matinding obsesyon na dala-dala niya hanggang sa kanyang paglaki. Noong high school na si Shutomu ay biglang bumagsak ang kanyang mga marka at siya ay napabilang sa apat na may pinakamababang marka sa buong eskwalahan. At iyon ay agad napansin ng kanyang mga magulang. Nagpas siya una ang mga ito na teacher ang kukuhain kurso nito sa college, ngunit photography ang napagpasyahang kuning kurso ni Shutomu dahil na din sa kanyang obsesyon o pagkahilig sa panonood ng mga videos. Makalipas ang ilang taon, nakatapos si Shutomu ng college at nakapagtrabaho sa isang magandang kumpanya gamit ang koneksyon ng kanyang mga magulang. Noong May 1988, umanaw ang kanyang lolo, ang nag-iisang taong malapit at nagpalaki sa kanya. Sa pagpanaw ng kanyang lolo ay nagbago ang pagkatao ni Shutomu. Ilang araw matapos ang pagpanaw ng matanda, ay kinain ni Shutomu ang abo ng kanyang lolo. Iniisip ni Shutomu na ang pagkain ng abo ng kanyang lolo ay pwedeng maging parte na din ito ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang linggo ay nahuli ng kanyang nakababatang kapatid na siya ay pinapanood ni Shutomu habang siya ay naliligo. At nang sawayin niya ito ay nagalit si Shutomu at sinaktan ang kanyang kapatid na babae. Agad na sinumbong siya nito sa kanilang ina at nang kumprontahin siya nito ay hindi din ito nakaligtas sa kanyang pananakit. Pinagsabihan siya ng kanyang ina na itigil na niya ang panonood ng mga videos at pagtuunan na lang ang kanyang trabaho. Madaming tao ang nag-iisip na ang pagpanaw ng kanyang lolo ang naging sanhi o nag-trigger kay Shutomu na gawin ang mga kagumaldumal na krimen. Noong late August 1988, makalipas lamang ang ilang araw matapos ang kanyang kaarawan, ay kinidnap niya o dinuhot ang kanyang unang biktima, ang 4 na taong gulang na si Mary Kono. Dinala ni Shutomu si Mary Kono sa isang magubat na lugar na malayo sa bayan. At dito sinakal niya ang bata hanggang sa ito ay mamatay. Nang masiguradong wala ng buhay si Mary, ay ilang ulit niya itong pinagsamantalahan. Kanyang inuwi ang mga damit ng paslit at hinayaang maagnas ang katawan ni Mary sa nasabing lugar. Ilang araw siyang pabalik-balik sa lugar kung saan niya iniwan ang bangkay nito. At kanyang inoobserbahan ang pagkaagnas ng katawan nito. Makalipas ang ilang araw ay tinanggal niya at inuwi ang ilang parte ng naaagnas na katawan ni Mary at itinabi sa kanyang closet. Sa pagkawala ni Mary ay agad nag-report ang mga magulang nito sa mga pulis. Ilang araw lang ay nakatanggap sila ng tawag sa telepono, ngunit walang nagsasalita at panay malalim na paghinga lang ang maririnig sa kabilang linya. Ito ay walang iba kundi si Shutomu. Paulit-ulit tinatawagan nito ang magulang ni Mary at isang beses pa ay pinadalhan niya ang mga ito ng postcard na may nakalagay na may mga demonyo sa mundo. Ngunit hindi ito pinansin ng magulang ni Mary at inakalang isang prank lang ito at makalipas ang ilang linggo ay naghanap na ulit siya ng biktima. Noong October 3, 1988 ay natagpuan niya ang kanyang pangalawang biktima, ang 7 taong gulang na si Masami Yoshizawa. Katulad ni Mary ay niyaya din ito ang bata sa kanyang kotse at dinala sa parehong lugar kung saan niya pinatay si Mary. Katulad din ni Mary ay pinatay niya sa sakal si Masami at matapos mamatay ay sa kanya pinaulit-ulit gasain ang walang buhay na katawan nito. At masayang iniwan sa mismong lugar na panag-iwanan niya kay Mary.
Nang malaman ng mga pulis ang pagkawala ni Misami ay agad silang nagpakalat ng libu-libong poster ng nawawalang bata. At kanilang napansin na kaparehong kaso din ito ni Maricono. At hindi nagtagal ay hindi na din umusad ang kaparehong kaso dahil sa kakulangan ng lead ng mga pulis. Noong December 12, 1988 ay nakita na niya ang pangatlo niyang biktima, ang 4 na taong gulang na si Erica Namba. Inaya niya si Erica na pumasok sa kanyang kotse at dinala sa ibang lugar na masukan o mahuban. Pero hindi katulad ng naunang dalawang biktima, iba ang dinanas ni Erica sa loob ng kanyang kotse. Pinaghubad niya ang bata at kinunan ng malalaswang litrato at matapos nito ay sinakal niya si Erica hanggang sa mamatay. At kanyang ginahasa ang katawan nito. Ang mga damit ni Erica ay kanyang iniwan sa isang parking lot na hindi nalalayo sa lugar na pinag-iwanan niya ng bangkay. Sumakay na sa kotse niya si Chotomo, ngunit naistak ang gulong ng kanyang sasakyan sa putik at hindi siya makalis. Sa di kalayuan ay may dalawang kalalakihan na lumapit sa kanya at nagalok ng tulong. Matapos tulungan ay dali-daling umalis si Chotomo. Ang tinapong damit ni Erica ay natagpuan ng isang empleyado sa parking lot at agad ni-report sa mga pulis. Matapos ma-report ang pagkawala ni Erica ay kinumpirma ng mga magulang nito na ang natagpuang damit ay pag-aari ng kanilang anak. Lumakas ang hinala ng mga pulis na iisang tao lang ang gumawa ng mga magkakasunod na krimen. At agad silang nagpalathala at pinakalat sa mga mamamayan ang kaso ng 3 nawawalang bata bilang pagbibigay ng alarma. Nalaman ng 2 lalaki ang balita at agad nagbigay ng impormasyon tungkol sa kahinahinalang lalaki na kanilang tinulungan. Ngunit hindi na nila maalala ang plaka at modelo ng nasabing sasakyan ng lalaki. Pero ngayon ay sigurado na ang mga pulis na iisang tao lang ang nasa likod ng krimen. At agad nilang kinalat ang balita sa buong bayan tungkol sa lalaki na kumukuha ng mga batang babae. Nagpadala ng postcard si Chotomo sa mga magulang ni Erica na may nakalagay na sulat, Erica cold, cuffed, throat, rest, dead. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis ay patuloy na nagpapadala si Chotomo ng postcard sa mga magulang ng mga biktima. At madalas niyang binabalik-balikan ang mga lugar kung saan niya iniwan ang katawan ng mga bata. At kanyang kinukuha ang mga natirang parte na naagnas ng katawan ng mga ito. Noong February 6, 1989, ang ama ni Maricono ay nakatanggap ng isang kahon na naglalaman ng mga buto, abo at 10 ngipin na maliliit. Mga litrato ng damit ng bata, palo at sandals. At kasama itong sulat na may nakalagay, Mari Bones Cremated Investigate Proof. At agad niya itong dinala sa mga pulis. Noong una, ang sabi ng mga pulis ay hindi ito ang mga ngipin ni Mari. Nalaman ni Chotomo ang naging investigasyon ng mga pulis. Si Chotomo ay nagpadala ng isang anonymous letter sa kanilang newspaper company at sa mga pulis. At nakalagay sa sulat ay, ako ang naglagay ng cardboard box sa harap ng kanilang bahay. Ako ang gumawa ng lahat ng nangyari kay Mari. Napanood ko ang police conference at sinabi nilang hindi iyon ang naiwang labi ni Mari. At napanood ko din na sinabi ng nanay ni Mari na umaasa silang buhay pa ito. At doon ko na-realize na kailangan kong isulat ang liham na ito upang hindi sila paasahin na buhay pa si Mari. Uulitin ko, patay na si Mari. Iyon ang nasasaad sa kanyang sulat. Kalapit ng sulat ay ang picture ni Mari at may pirma na Yuko Imada. Makalipas ng 2 linggo ay pinaalam na ng mga pulis ang natitirang labi ay positibong kay Mari Kono. Noong June 1, 1989, ay muling naghanap si Chotomo ng panibagong biktima at mayroon siyang nakitang mga bata na naglalaro sa park. Kinausap niya ang isang bata at napapayag itong magpakuha sa kanyang ng litrato. Kinuna ni Chotomo ang bata ng litrato at tinutusang tanggalin ang kanyang mga damit. At pagkatapos ay kinunan niya ang bata sa mga masiselang parte ng katawan nito. Sa di kalayuan ay may matandang nakapansin at agad silang sinuway. Dali-daling nagtatakbo si Chotomo at hindi siya agad nahabol ng mga tao. Pero hindi ito tumigil matapos noon. Noong ding June 6, 1989 ay napunta siya sa park na malapit sa Tokyo Bay. At doon ay nakita niya ang sunod niyang biktima, ang 5 taong gulang na si Ayoko Namoto. Inalok ni Chotomo si Ayoko na kunan ng litrato at agad naman na pumayag ang bata.
kinalaunan ay inaya niya ito sa loob ng kotse at doon niya ito kukunan ng litrato. Sumama naman ang pasli. Sa loob ng kotse ay binigyan ni Yutomo ang bata ng chewing gum at agad napansin ng bata ang kanyang kamay at nagtanong, ngunit agad nagalit si Yutomo. At sinakal ang bata, halos tumagal ng 4 minutes bago mawalan ng hininga ang pasli. Binalot niya ang mga ngalabi nito sa isang kumot at nilagay sa likod ng sasakyan. Dinala niya ang bata sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay ay tinanggal niya ang mga damit ni Ayoko at saka sinimulang kunan ng litrato at video ang walang buhay na katawan nito. Matapos ay paulit-ulit niyang pinagsamantalahan ang bata. Matapos nito ay binalot niya sa makapal na kumot ang katawan ni Ayoko. Makalipas ng ilang araw ay sumingaw ang amoy ng naaagnas na katawan nito. Pinutol niya ang ulo at mga paa at kamay ni Ayoko. Inihaw niya ang kamay nito at kinain. Ininom naman niya ang dugo ng pasli. Tinapon niya ang natirang katawan nito sa isang sementeryo. Makalipas ang ilang araw, pinagtagpuan ng mga pulis ang katawan ni Ayoko sa sementeryo. Noong July 23, 1989, ay muling naghanap si Yutomo ng kasunod na biktima. At nakita niya ang dalawang magkapatid na batang babae na naglalaro sa isang park. Sinabi niya sa nakakatandang kapatid na antayin sila nito dahil kukunan lang niya ng litrato ang nakababatang kapatid sa malapit na ilog. Pero agad na umalis ang nakakatandang kapatid at sinabi ang nangyari sa kanilang ama. Agad-agad na nagpunta ang ama sa ilog at nakita niyang kinukunan ni Yutomo ang kanyang anak na walang saplot. Agad niyang inatake si Yutomo at binumbo. Hindi na nakatakas si Yutomo at dahil dito ay nadakip siya ng mga pulis. Nagsimula ang i-interrogate ng mga pulis si Yutomo. At kanyang sinalaysay ang buong pangyayari at inamin ang iba pang krimen na kanyang ginawa.